at gayon din ng kasigasigan na buong kababaang loob na magpailalim at magpahinuhod na ganapin po lamang ay ang kanyang kagustuhan at tumalima sa kanyang banal na salita. Sa inyong tulong at panalangin at pagtulad namin sa inyong halimbawa, kami po naway maging mapagpaubaya at walang maging ibang hangarin at mithiin, kundi ang tahakin ng landas ng kabanalan sa pagsunod at pagtulad sa kanyang bugtong na anak, upang kami man po ay makabahagi sa inyong tagumpay at makamta na kaganapan ng buhay, kapiling ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu sa makalangit na tahanan. Amen. Panalangin para sa bokasyon. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang tubusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padaluin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bokasyon na maging banal. Maging kalugod-lugod nawa kami sa iyong paningin at maging mga saksi ng iyong walang maliw na pag-ibig. Umusbong nawa sa aming simbahan ang mga bokasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo ang aming lokal na simbahan, ang Archdiocese ng Nipa, ng mas marami pang mga kabataang handang tumugon sa iyong pagtawag sa pagpapari at sa pagiging relihiyoso at relihiyosa. Magpadala ka pa ng mga hinirang na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo at sa paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na pagtawag upang makasunod sila sa iyo ng may pag-ibig at kagalakan. Hinihiling namin ito sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Isama po natin sa ating mga panalangin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasalamat ni Mayor Arjun Marasigan and family, Libring Tolentino and family, Jonathan Innumerable, Galad Javier, Knights of Columbus 6025, Caparos family, Ira Ramos and family, Marvin Malacaman and family, Cristal Hernandez, Mr. and Mrs. Rolando Calaveria and family, Vilma and Paquito Manalini and family, Kalinaw family, Alex and Ning Bondok and family, Reden and Jesusa Likudan and family, Mr. and Mrs. Ariel and Shirley Dimaano and family, Natalia De Jesus and family, Juliet Niega and family, Zoe Ledesma and family, Jack Lubricants. Pasalamat pa rin po sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Ramon Colinares. Para po sa kahilingan ni Nagalad Javier at Rosel Tupaz. Special intention ni Mr. and Mrs. Nonilon Villela and family. Para sa healing and recovery ni Matilde Valenton. Panalangin para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Jason C. Mendoza, Alberto Mendoza, Virgilio and Leonila Innumerable, Pilar Villanueva, Alejandro Manzanilla, Modesto and Trinidad Paco, Mauricio Lucia and Jeronimo Villela, Apolonio Irenea and Lucia and Raimundo De Jesus, Arnold and Federico Carrasco, Laira Carrasco Adriano, Presentasyon, Felix and Victor Mabeza, Maximo Clemente, at para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, maraming salamat po.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang masaganang awa ng Panginoong Hesus na muling nabuhay, naway sumaiin yung lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon sa inyo, bayan ng Diyos. Gaganapin natin ang huling misa ng ating parokya ngayong ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na siyang itinakda ng ating inang simbahan sa buong mundo na maging kapistahan ng mabathalang awa o ng divine mercy na tinatawag natin. Kasama natin sa pagdiriwang at sa ating pananalangin sa Panginoong Diyos ang isang pari na belonging to the military vicariate of the Philippines, si Father Paul. Atin muna siyang batiin ang ating palakpakan. Siya ay kasalukuyan nagbabakasyon muna dito sa may Ponteverde. Upang tayo marapatin ng Panginoong Diyos na magdiwang ng kanyang banal na sakripisyo, ihingi muna natin ang kapatawaran sa kanya ang ating mga kasalanan, pagzuway at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa lagi tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami.
inexcelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig at pagtitiwala namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo po sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng sakramento ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kaniyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kaniyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kaniyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kaniyang dugo sa kaniyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kaniyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang inyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy, magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Father Paul, sa pagpapahayag sa atin ng mabuting balita hinggil sa ating pagdiriwa ngayon ng 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, merong isang madre sa Poland na tahimik na namumuhay sa kanyang panata bilang madre. Dumating ang panahon na siya'y namatay. At pagkatapos na siya'y malibing, inalwas ang ilan niyang mga gamit na naiwan. At kasama sa nakita niyang mga gamit ang isang diary. Diary na araw-araw ay kanyang tinupunan. At ang isang kahangahangang laman ng kanyang diary ay ang kanyang mga kwento
tungkol sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoong Jesus nang hindi niya sinasabi kahit kanino. Nakasulat sa kanyang diary ang mga sinasabi sa kanya mismo ng Panginoong Jesus. At ito'y pinag-aralang maigi ng mga may kapangyarihan hanggang sa ito ay dalhin sa kinauukulan upang lalo pang masinsinang pag-aralan sapagkat nakalagay doon ang kahilingan ng Panginoong Jesus na ipagdiwang ang awa ng Diyos Linggo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. At tamang-tama naman, taga-Poland ang Santo Papa, si St. John Paul II. Kaya sa kanyang pakikipagkonsulta sa mga marurunong, kanyang itinakda para sa lahat ng simbahan Katolika sa buong mundo na ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay simula ng taong 2000 ay ipagdidiwang ang kapistahan ng Divine Mercy. Kat yan na rin ang kahilingan ng Panginoong Jesus. Kahilingan din ng Panginoong Jesus na ang kanyang larawan bilang mabathalang awa ay i-display sa lahat ng chapel at lahat ng simbahang Katolika sa buong mundo. At meron tayong malaking istampa niyan. Siyam na araw bago dumating ang araw na ito na ikalawang linggo ng pagkabuhay, Biyernes Santo. Alas tres ng hapon nang sumakabilang buhay ang Panginoong Jesus. Nakapako sa krus, tinusok ng isang sibat ang kanyang tagiliran, nahagip ang kanyang puso, at mula sa puso ay dumaloy ang dugo at tubig ng Panginoong Jesus. Ang dugo ay isinagisag ng kulay pula. Dugo ng Panginoong Jesus na kanyang ibinubo para sa kaligtasan ng tao. At ang tubig ang isinasagisag ng kulay puti sapagkat tubig ang ipinanlilinis ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng tubig ng sakramento ng binyag. Alam ng Panginoong Jesus at ito'y sinabi niya kay Sister Faustina, parami ng parami ang taong nagkakasala. Parami ng parami ang mga taong nasasawi, nahuhulog sa kasalanan, at lumalayo sa Panginoong Diyos. Kanyang inutusan ang madre na sabihin sa sinumang taong kanyang makakausap, ang Diyos ay napakayaman at napakasagana sa awa. At ito ang maaaring lapitan at hingin ng sinumang tao upang siya'y magkamit ng iba pang pagpapala ng Diyos. Ang awa ng Diyos ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang sarili, aminin ang kanyang mga kasalanan, harapin ang pagpapakabuti at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang awa na ito ang nagpapalakas sa atin sa mga panahong tayo may pinagdadaanan. Ang awa na ito ang bumubuhay sa atin araw-araw. Kaya hindi katakataka na ito ay gusto ng Panginoong Jesus na ipaalam sa ating lahat para hindi natin malimutan at hindi tayo madispira, lalong-lalo na pag tayo nagkakasala o kay nagkakawardi-wardi ang ating buhay. Mula noon, year 2000 hanggang ngayon, ipinagdiriwang ang mabathalang awa
At ang gusto ng Panginoong Jesus, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya kayo iiwanan na nag-iisa. Hindi niya kayo kalilimutan. At dahil diyan, bilang pagpapasalamat natin sa dakilang awa ng Diyos, sapagkat si Jesus ang mukha ng awa ng Diyos, ang gusto rin naman ng Diyos, tayo'y magbigay ng awa sa ating kapwa. Bilang mga kapwa-tao, bilang Kristiyano, bilang Katoliko. At maraming pamamaraan ng pagbigay ng awa sa kapwa. Ito mismo'y matutunghaya natin sa banal na kasulatan, sapagkat ito mismo'y binanggit ng Panginoong Jesus. Pakainin ang mga nagugutom. Painumin ang mga nauuhaw. Pasilungin ang mga walang tahanan. Dalawin ang mga may sakit. Bisitahin ang mga nasa kulungan. Makiramay sa mga nangungulila at makipaglibing. At ikapito, maglimos sa mga nangangailangan, magkawanggawa. Gayun din naman, magagawa din natin ang iba pang tinatawag na spiritual works of mercy. Turuan ang mga mangmang at walang alam. Aliwin ang mga nag-aalangan sa buhay. Payuhan ang mga nagkakasala at lumalayo sa Diyos. Pagdusahan ng tahimik ang anumang maaaring ipinagkakasala ng tao sa atin. Magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Bigyan ng aliw ang mga nahihirapan at mga nagdurusa, at ipanalangin ang lahat ng mga patay at pati na rin ng mga buhay. Iyan ang ilang magagawa natin bilang bunga ng ating pagdiriwang ng Divine Mercy Sunday tulad ngayon. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nalaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat kahilingan, taimtim nating sasabihin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa inang simbahan at sa mga tagapamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, upang buong katapatan at kabanalan nilang maipamuhay ang pananampalataya nila kay Kristong Diyos at Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga kapatid nating nasa abang kalagayan, sumaka nila nawa ang pananampalataya kay Kristo na magbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating lahat, buong sigasig nawa nating maipamuhay ang ating pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa buong sangkatauhan, upang ang pagpapala na idudulot ng kapistahan ng banal na awa ng Panginoong Jesus ay manatili sa ating pamilya at sa buong sambayanan. Manalangin tayo.
Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating paghahanda sa darating na pastoral visit 2024, magdulot nawa ito ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para maging isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang lahat pong ito'y hinihiling namin sa inyo sa pamamagitan ng muling nabuhay na si Jesus, ang maningning na mukha ng awa ng Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at kaangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng kanyang ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila ay binyakan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya na ang tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makaupo, napupuno Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamakita ng iyong Espiritu, ganyan mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagal at sinabi, "Tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tiyuko ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
uspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa ng mga mahal na birang Maria, ni Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan niyo ang aming pananampalataya at huwag naman po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito si Jesus ang muling nabuhay, ang mabathalang awa, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Namang patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In my heart.
Isasagawa na po natin ang second collection para sa mga may sakit at retiradong pari sa ating RC Dioceses. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo pong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay, kapistahan ng mabathalang awa ay patuloy na umiral at magbunga sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa isang maikling patalastas. Ngayon po ay Divine Mercy Sunday. Kaugnay po nito ay magkakaroon po tayo ng prosesyon pagkatapos ng ating misa. Para po sa lahat ng mga mauna pong lumabas ang mga sasakyan. At para po sa lahat ng mga sasama, ay maaaring mangyari lang po na kayo ay gumawa ng dalawang pila. At mamimigay po ang ating Divine Mercy ng posters po. Sa lahat po ng nagnanais na sumama sa ating Parish Easter Pilgrimage sa April 23, 2024, pwede na pong magpalista sa opisina ng ating parokya para po sa inyong seat reservation. Maraming salamat po. Ang posters o istampa ng Divine Mercy ay ibibigay pagkatapos ng prosesyon. Sapagkat pag ibinigay ninyo bago magprosesyon, iuuwi na yan. It does not serve the purpose, actually. Kaya ito ay pamibigay pa rin sa loob ng simbahan immediately after the procession in honor of the Divine Mercy. Ang ating Parish Easter Pilgrimage ay gagawin natin sa Pampanga at inaayos na namin ni Father Bimbo kung saan-saan tayo pupunta ang mga simbahan. Usually,
ang aking recommendation ay mga heritage churches, mga simbahang itinayo ng mga 16th century. At doon tayo maaari magmimisa sa Bacolor, Pampanga, ang dating kapitolyo ng Republika ng Pilipinas, simbahan ni pinagsitingan ni Santino. Tanda ninyo, yon. It would be 1,500 pesos per passenger. Pwede naman kayong tumawad ng kalahati. Huwag na lang kayong sasama pauwi sapagkat hindi na yung sakop ng inyong bigay. Kaya mga pamangkin, mga anak, gastusan ninyo. Bigyan ninyo ng allowance ang inyong mga mami at daddy para sila yung makasama. Mga tiyuhin, mga tiyahin, inyong bigyan ng budget ang inyong mga pamangkin para sila ay makasama sa pilgrimage na ito. Hindi natin ito ginagawa pagka-Kwaresma, sapagkat pagka-Kwaresma, ang saya-saya ng pilgrimage, ang daming kinakain, ang daming mga pinag-uusapan ay salang-sala sa diwa ng Kwaresma. Kaya ngayon ay panahon ng pagkabuhay, kaya nararapat lamang na ito ang ating ipagsasaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kay lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa iyong pag-uwi ang masaganang awa ng Diyos. Alleluia, alleluia. Amen.